Siyempre, sino bang gustong dumuro, gusto na durugin yung ulo mo? Siyempre, uunahan mo na, di ba? Kung sino man yun. So, pinanganak yung dalawang unang anak, pinagmamasdan niya yung dalawa. Sino kaya dito? And guess kung sino ang napuruan niya. Si Cain. Bakit si Cain? Kasi si Cain, hindi niya in-honor ang Diyos eh. Si Abel, napaka-righteous kasi the best of the animals and the best part of the animal, the fat portions, ang binigay sa Diyos. Yung best binigay niya kay Lord. Si Cain gave some of the fruits of the ground. Proverbs 3:9 says, when you want to honor God, you give Him the first fruits of the ground. Because God deserves the best. You understand that? Pero si Cain, hindi first fruit, yung tira. Nakaka-insulto sa Diyos. Kaya hindi tinanggap ng Diyos sa kanyang offering. Nakita niya, ito ang kakampi ko. Does not honor at all. Aha, alam ko na. Kasi puro siya galit sa kanyang kapatid. Dahil sa inggit. O, di ba? Galit si Cain. Genesis chapter 4, verse 7, 6 to 7. Galit sa kanyang kapatid. May dahilan ba siya para magalit? Tinagyan ng Diyos sa kanyang offering kasi siya may kasalanan, di ba? Hindi niya gina-honor ang Lord by giving Him the best. Di na tanggap ng Diyos si Abel kasi He gives the best. Kanyang kasalanan. Kanyang kasalanan kung bakit sinanggihan siya ng Diyos. Sino may kasalanan? Si Abel? Si Abel ba may kasalanan kung siya tinanggihan ng Diyos? Kanyang kasalanan yon? Di ba? Totoo yan sa buhay natin. Kung sino may kasalanan, siya panggalit. Di ba? O yan, yun. Example, number uno. Kung sino pa yung makasalanan, siya may galit. Siya pa rin galit. So, sinesisyon niya ka Abel, yung kasalanan niya. Tama? So, galit. Ayan, ang sabi ng Diyos, why are you angry? Ang bait ng Diyos, kasi si Tatay Adan, walang oras sa anak niya. Busy doon sa kakabungkal ng kanyang pawis sa lupa. Walang oras sa anak. Kaya ang Diyos, nag-try maging tatay kay Cain. Siya nag-process ng anger. Bakit ka galit, anak? Bakit ganyan mukha mo, karang Biyernes Santo? Next verse. Payuhan kita, anak. Kung gagawin mo ang tama, hindi ba tatanggapin ka rin? Pero kung hindi mo gagawin ang tama, ang kasalanan, nandiyan na sa labas. Handa ka ng tuklawin. Pero kailangan, pag-arian mo yan! Okay? You got that? So, anong payo ng Diyos? Gawin mo kasi ang tama, tatanggapin din kita. Huwag mo insultuhin.